Magandang araw sa inyo mga kagri. Isang magandang hapon. Ngayong araw nag-i-spray kami ni Bear. Ando si Bear sa dulo, siya yung mahawak na handle. Pangalawang drum na namin ngayon, alas 4 ng hapon. Pero nakakadalawa na kami. Alas 3 kasi kami nagsimula. Medyo maaga-aga. Hindi naman kasi maano yung panahon. Hindi naman mainit. Kumbaga, magpapasko na kasi. Kaya siguro ganito na ang panahon na malulam. Ika nga yung maliwanag siya pero hindi matindi ang sikat ng araw mga kagri. Medyo nakapunto pa nga kanina. Yun. Pero, kapit natin ngayong araw ay tungkol po sa may bunga ng kalamansi. Mga dahilan kung bakit na huhulog yung kalamansi at paano ba maiwasan din ito. Yan ang tatalakayin natin ngayong araw. Bakit na huhulog yung buko ng kalamansi natin? Ano ba ang dahilan? Number one po dyan, unang-una, yung pag-i-spray mo. Baka hindi ka pulido mag-i-spray. Kumbaga, pinapakamuyan mo lang. Tapos mali yung timpla ng gamot mo. Mali din yung gamot na na-spray mo. Kaya yun, posibilidad talaga na maghulog yung buko ng kalamansi mo kasi babanatan na yan ng mga fruit fly, lalo na kung hindi naman pulido yung pagkaka-spray mo. Hindi yung talagang basa ang dahon, yung halos lahat dapat ay tinatamaan niya ng sprayer mo. Kung sa madaling sabi, dapat pulido pa. Ganun. Pangalawa, kung bakit nahuhulog din yung buko ng kalamansi natin dahil din po dun sa abono. Minsan, dalawa kalsing klase yun sa abono. Isang nag-abono ka, nahulog yung bunga. Hindi ka nag-abono, nahulog yung bunga. Dalawa po yun. Ibig sabihin, baka ikaw nung nagpabulaklak ka, kagri, hindi ka man lang nakapag-abono, tapos yung kalamansi mo medyo, kumbaga, unhealthy, hindi siya healthy. Tapos nakapagpabulaklak ka, wala naman sabog ng abono yan, hindi pa healthy yung ano mo, kumbaga mahina yung katawan niya, tapos lumusot ang bulaklak, may posibilidad po na mas maraming mahulog na buko ng kalamansi mo kapag gano'n, kumbaga dry yung puno, gano'n po. Ngayon yung isa naman sa abono din, dahil sa abono, kapag abono ka pero nahulog, baka po mali yung pag-abono ninyo, baka po nag-abono na kayo agad, katatagtag pa lang ng bunga, ng bulaklak ng kalamansi mo, kumbaga matanghito pa lang, kakatagtag pa lang yan. Maliliit pa yung bunga yan, tapos bigla mo sinabugin ang abono, napalakas ka pa ng sabog, tapos mali pa yung abono na isabog mo na pampalaki. Urea yung naisabog mo. Medyo tagilid ka dyan pagka urea, mga kagri. Nakapagpapalaglag po ng bunga ng kalamansi yan, kahit bunga na. Kung maliliit pa yung bunga ng kalamansi mo, maihuhulog po na urea yan. Hindi naman po niya hihuhulog lahat, pero marami siyang hihuhulog dyan, mga kagri. Ganun po. At yun nga, yung kagat ng isa pa nga yung kagat ng potato, yung mga fruit fly, pagka nakagat po ng fruit fly yan, talagang mahuhulugan ka ng bunga kasi wala na yan. Kumbaga sa ano, may tama na yan, may lihim na tama na yan, bulaklak pa lang yan, di mo alam, lalaki pa yan ng gamayes, iba nga gasaresa, lumalaki pa, tapos biglang mahulog na. Yun po, dahil sa kagat ng fruit fly o sa paro-paro, sa payo sa paro-paro sa gabi. Yun po. Yung mga fruit borer na yan. Yun. Yun, isa pa. Yung isa pa na dahilan kung bakit nahuhulog pa yung buka ng kalamansi natin. Dahil kulang ka sa patubig. For example, ikaw, summer, nagpabunga, tapos napakadala mo magpatubig. Napuputihan ka na ng lupa dyan dahil natitigang na rin yung lupa mo. Kahit may buka na, natitigang pa dahil di ka nakapagpatubig. Isang dahilan yun kung bakit nahuhulog yung buka ng kalamansi mo kahit buko. Mas marami nahuhulog. Kasi nga po, hindi na siya makahitit ng tubig, hindi na siya makainom. Siyempre, mahuhulog po yan. Wala na siyang mas kitit na tubig na inumin niya. Ganun po, yan yung mga dahilan kung bakit nahuhulog yung bunga ng kalamansi mo. Dahil po doon. Kahit po consistent kami nag-spray ni Bear, kahit pa paano nasisingitan pa rin po kami ng mga fruit fly na yan. O kahit na pulido yung pag-spray po namin, halos paligo na. Talaga namang nasisingitan pa rin kami. Lalo na nga yung hindi nakakapag-spray ng maayos. Kahit tama yung gamot mo, kung di mo na-spray na maayos, ala rin niya mga kaagri. Masisingitan at masisingitan ka pa rin dyan mga kaagri. Tapos yun naman po sa pag-aabono. Kung kayo, medyo nagpabulaklak kayo ng kalamansi, gusto niyo na magpabulaklak, summer, nagtigang kayo ng lupa. Bago po kayo magpabulaklak, i-condition nyo muna yung kalamansi nyo. Pagagandahin nyo muna, ibig sabihin kung nakakailangan ng abono yan, ang pampaganda ng sanga, ng dahon, sabugan niyo po muna yon bago kayo magtigang o bago niyo ipabulaklak yung kalamansi niyo para maganda yung kalamansi niyo bago kayo magpatigang ng lupa o magpabulaklak. Para kapag ka namulaklak yung kalamansi niyo at sinabugan niyo pa yan ng pampabulaklak, healthy yung kalamansi niyo. Habang namumulaklak po siya,
dire-diretso po yung pagganda rin ng kalamansi nyo. Yun, maganda rin po ang kapit ng bunga, na ubuko ng kalamansi ninyo dahil sa ganun. Tapos, yung pag-aabono ninyo, kung kayo katatagtag ng bulaklak ng kalamansi ninyo o matanghito pa, siguro yung pag-aabono, huwag nyo munang biglain. Kung gusto mo sumabog ng 10 bulto, 500 puno, kung ganito pa, lalo na kung ganito palang kalalaki yung kalamansi ninyo, nasa 3 years old, 4 years old, siguro masasabi ko, kahit kalahati lang muna, 5 sako lang muna, after 15 days, tsaka mo siya ulitin, para hindi po mabigla. Pagka po kasi nagbibigla, nahuhulog naman yung bunga, lalo na nga kung malalakas na abono, tulad ng urea, ginamit mo urea, ginamit kong pampalaki ng bunga urea, medyo tagilid ka dyan. Nakapagpapahulog nga po kasi ng bulaklak yan, yung urea. Kaya kami, madalang kong ginagamit dito yung urea, tsaka konting-konti lang yung paggamit ko dito, kasi kahit na malalaki na yung kalamansi ko. Ako, matanda ako sa kalamansi ko, 6 na taon na po. Isang beses pa lang po akong gumamit ng urea dito. Nung first vlog po natin, yan, nakagamit ako ng urea dyan. Dahil nga yung kalamansi ko talagang maliliit na yung dahon. Medyo talagang hindi na siya healthy. Kaya ginamit ako po ng urea. Ginulat ko. Pero konti lang sinabog ko. Nasa 3 sako lang. Yung pa lang, isang beses ko pa lang siya nasabugan. Nung 5 years old pa lang yung kalamansi ko, mga kagri. Tapos, yun. Kailangan sa pagpapatubig naman, medyo madalas po tayo magpapatubig. At least man lang, ay makatatlong beses ka man lang sa isang buwan na magpatubig. Pero ako, para sa akin talaga, dapat talaga mga 4-5 patubig ka sa isang buwan, mga kagri. Ako, kung magpatubig ako kagri, every 6 days nagpapatubig po ako. 5 days, 6 days nagpapatubig po ako ng kalamansi. Lalo na nga yung katulad nga na ito, nag-aalaga kami ng bunga, ng buko ng kalamansi namin, at medyo malalaki na nga, o medyo marami pa yung nakasabit na buko rito. Kaya talaga inaalaga namin ang gusto ito. Kami ni Bear, sa pag-i-spray, naalagaan ko tayo talaga itong lugar ng pag-i-spray dito. Hanggang ngayon, 2 times a week pa po ako nag-i-spray, kahit malalaki na yung buko ng kalamansi ko, may mga ilang dasaraysa na ako, 2 times a week pa rin po ako consistent. Hanggat nakikita ko na may mga langanin pa, mga gamais pa, hindi pa po ako nag-a-adjust dyan ng pag-i-spray. Talagang kasi sayang yung una mong bunga. Sayang yung una mong alaga. Siyempre, malaki-laki na rin po yung nagagastos ko rito sa pag yung nung pinabulaklak po ito. Maka-agree, lilipat ko lang muna yung tubig na ubos na. Isang mahalagang tips din po kasi yan sa pagpapabunga ng kalamansi, yung mga dahilan ng pagkahulog ng bunga ng kalamansi natin, maka-agree. Ako, nahuhulugan din po ako ng bunga, pero yung nahuhulog po sa akin, yung po sumosobra na lang. Ibig sabihin yung kusang hulog na po ng puno yun. Kasi sa natatandaan nyo, yung mga nanonood po sa atin yan, sumusubaybay ay nakapagpahitik tayo kamakailan lang, nakarambuan lang, nakapagpahitik tayo ng bulaklak dito. Talaga medyo hitik talaga yung bulaklak na ibinigay sa atin. Kaya yun, ngayon naguhulog na po siya. Yun po yung mga kusang hulog na po niya yun, na hindi na po kayang dali ng puno kasi sobrang dami na po ng ibinulaklak niya. Pero yung natira po na to ay madami pa talaga, mga kaagri. Kaya pag naglakihan to, dito natin makikita yung dami na to. Sa ngayon, hindi po masyadong makita to kasi maliliit pa nga lang yung bunga. Pero kapag ka po nilapitan, inaninag mabuti ay marami rin po natira. Kung titingnan nyo, mga kaagri. Yan o. Yan yung mga bunga, kaagri. Yan o. Madami. Minsan sa isang sanga, marami, 2, 4, 6, 7. Sa isang sanga minsan, mga kaagri. Medyo madilim na lang ng konti, hindi masyado matanaw. Pero marami pa pong natira ito. Kaya pag naglakihan po ito, yung mga bunga na yan, yan yung nakita nyo, maliliit na yan, madami po yan, mga kaagri. At yan, ligtas na po yung ganyan kalalaki. Halos gasaresa na yan eh. Yan, ligtas na yan. Wala na pong ano yan. Tapos naghulog na rin po ng bunga yan. Naghulog na yan sa ilalim. Ayan o, mga kaagri. Ayan o. Yan yung mga sobrang niya. Ayan, mga kaagri. Mahalagang tips yan. Yung sinabi ko na yan sa inyo, mga kaagri, na talagang kailangan talaga iwasan natin mahulugan ang bunga ng kalamansi natin. Yan yung mga mahalagang bagay yan sa pagpapabunga ng kalamansi na dapat po ninyong ginagawa. Lalo-lalo na nga ngayong summer na nagpapabulaklak po kayo ng kalamansi ninyo. At hindi rin po kasi biro yung gastos dito para
mahulog na lang siya. Diba ba? Kaya kailangan consistent kayo sa pag-spray, tamang timpla ng gamot, tamang gamot. Tapos abono, magandang abono. Huwag masyadong matindi yung abono, huwag masyadong matindi yung inilalagay ng abono kapag maliliit pa yung buko, pag gamat ang hito pa lang. Kailangan medyo hatiin ninyo, madalas magpatubig. Yun po, pulidong pag-spray. Paano? Medyo paggabi na, at ako na rin yung papalit dito kay Bermiamia ng konti dahil kakadalawang drum na siya, ako naman. Yun, paano? Magandang hapon sa inyo mga kagri. Hanggang sa susunod na lang na vlogs, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at saka sabay-bayan niyo po yung ating vlog para kung yung mga baguhan po na nakakalamasi dyan, marami po kayong matututunan dito sa akin dahil dire-diretso po tayo magbablog tungkol dito sa kalamasi mga kagri.